Good morning, guys. Talagang good ang morning natin ngayon kasi magpapitas ulit tayo ngayon. Kahapon kasi hindi nila kinaya yung pitas kasi masyadong marami. Hindi nila natapos. Ito yung maliliit noon, no? Ngayon malalaki na sila, oh. Tingnan niyo. Malaki na. Kaya blessing na naman ito. So, blessed morning sa ating lahat, mga katalong. Kumusta kayo? Kagagaling ko lang sa Baguio, pero eto, nandito na naman tayo sa bukid. Balik trabaho na naman. Ano? Nandun sila, oh. Titignan ninyo, nandun sila. Pipitas sila, oh. Ayan. Ayan. Ang sarap sa mata. Ito yung third batch ng talong ko, yung hindi nila napitasan, kaya itutuloy namin ngayon kahit Linggo. Anyway, nagsimba naman na daw sila. Ayan, so medyo marami-rami pa yung pipitasin namin ngayon. Ito, umulan kasi dito sa Ilocos Sur. Kailan ba yon? Huwebes, yes. Umulan dito sa sa Ilocos Sur. Kaya ito, medyo basa yung ating lupa sa talungan natin. Ayan. And at the same time, nagpatubig din sila bago yung ulan. Kaya eto, kinakabahan nga ako eh nung nandun ako sa Baguio. Kinakabahan ako kasi malakas daw yung ulan eh, biglaang ulan 'yon. Kaya ayun, medyo kinabahan tayo noon. Ayun. So dadalhin natin ng tubig nila kasi mamaya mainit na. Kaya kailangan nating dalhin yung tubig. So papasok na tayo doon sa mismong site. Ito yung mga iba, merong butas-butas ang kanyang ano. Ito. Nandito ang salarin, mga katalong. Tingnan niyo. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan yung uod, oh. Ayan. Ayan yung uod, oh. Ayan. Tingnan niyo. So yan yung salarin dito sa mga ito. Hindi ko alam, pa-ID naman mga katalong, so sa mga nakakaalam kung ano itong uod na ito. Ito yung salarin, ano. So i-manual kitang kukunin na. Sorry na lang, ha. Kasi talagang hindi ka pwede diyan. Sayang yung ano. Siguro sa susunod kailangan na rin anuhin ito, sabugan ito ng ano. I-sprayhan ito para matanggal yung mga hindi magandang dahon niya. Oo. So madadagdag ulit ito sa i-sprayhan nila. Alam nyo, kapag nag-spray sila mga katalong, halos isang araw yung spray nila sa lahat ng area natin. Kasi hindi nila kaya sa ano? Hindi nila kaya sa isang half day, hindi nila kaya, kaya ano. Ito rin mga katalong, yung isang indication na kailangan na nating isprehan ito. Ito, oh. Meron na siyang borer. Nakapasok na siguro 'yan, kaya 'yan na namatay na. Hindi lang iisa 'yan, mga katalong, meron din akong nakita dito na isa. Meron din akong nakitang isa dito. Ito, oh. Saan na ba yun? Ito, parang ito, oh. Hindi healthy yung ano niya. Parang, ayan, oh. Yan. Alam ko hindi yan healthy, eh. Kaya mga katalong, medyo ano na. Medyo hindi maganda yung kanyang ano na. So meron akong dalawang gwardiya. Ito, oh, si Bushang at saka yun.
si Cyber. Yeah. Kasama kong pagpunta dito sa ano, sa bukid. So, dadalhin natin tong tubig nila. Actually, ayaw sana nilang magtrabaho ngayong Linggo. Kasi, alam nyo na, Linggo, hindi kailangan din, ano, kailangan din maglaan ng panahon para sa may kapal. Pero, pinag-iusapan ko sila na kung po pwede mag, ano sila, magtrabaho sila ng Linggo. Kasi, etong talong kasi, kapag yung 1 to 2 days na hindi mo siya nasabugan, hindi mo siya na-sprayhan. Malaking bagay na 'yon kasi kapag tinusok na naman, magiging reject 'yon. Kaya kailangan nating anuhin, kailangan nating yung regular pacing sana, ano, ng yung regular schedule sana ng i-spray, kailangan sundin kasi yun yung interval kasi yung interval ng bawat araw ng pag-i-spray. So eto mga katalong yung ano dito mas manipis, pero tignan natin kapag lumaki yung mga ano, kasi nagpaabot ako ng mga, kasi noon eto maraming namatay kasi ang lupa kasi nito ay silty, gaya ng sabi ko sa unang vlog ko noon. Silty kasi ang lupa nito. Ibig sabihin, dinaanan ito ng baha. Ayun, kaya medyo mainit yung ibang lupa. Merong mga hindi nakasurvive, meron ding nakasurvive. Pero salamat naman kasi mas marami din yung mga nakasurvive. Oo. Ayan, so maganda rin. Kapag nakasurvive sila, ang silty kasi magandang klase ng lupa yun eh. Kaya lang, ang alam ko medyo mainit yun eh. Kasi combination yun ng anong tawag mo doon? Yung buhangin. Oo, at saka yung silt. Ayan, so apa itu pentang paeng? Wan, tadi kita lang dedakkel talam kayo ah. Well. Meron daw ano, hindi nakuha kahapon na mga malalaki kaya inuulit ni ng isang tao ko. Inuulit niya. Oo. Ito oh, mga malalaki pa rin. Mga malalaki pang bunga, marami pang malalaking bunga na hindi nakuha dito. So, yun mga ka-agree. So, ang sunod na pitas namin ay Tuesday na. Datitidanom yun eh! mga malalaking bunga daw. Ngatuman man kwa? Mang ilaw? Wa ngatuman. To, kasi mo ganam di ko ana mano. Ayan daw oh. Oh, malalaki daw. Malalaking bunga oh. Tingnan ninyo. Yan. Oh. Mga kung bibilangin lang yan, kung magkikilo ka, siguro mga apat, siguro. Average of 4. Isang kilo. Kasi malalaki masyado yung ano. Tignan natin. Sino ti present at ta? Wine. So, eto oh. Tignan ninyo. Ayan. Uy, nakabulos ka. Patpadan si Babu. Ang lalaki oh, ng talong. Yung eto. Tignan nyo. Malalaki yung mga talong. At ang importante, etong calyx niya.
Ibig sabihin, itong calyx, itong malapit sa ano, itong nakadikit sa ano, sa puno. Yung calyx na ito, ito kasi ang importante kasi kapag green ang calyx niya, ibig sabihin healthy yung puno. Kaya kaya ayan oh. Tignan natin yung iba. Laki oh. At ang kagandahan nito, marami pa silang ano, marami pa siyang mga bulaklak ano. Yan ang daming bulaklak. Siguro nasa liquid fertilizer din na ginagamit ko, yung meron kasi akong isang liquid fertilizer na nagustuhan ko, maganda siya no. Maganda yung performance niya. Talagang marami yung bulaklak ng ating tanim. Magpaing galuta man ito ni nagtumbamot. Ito yung sinasabi ko sa inyong lupa nung last na vlog ko na nabili ko dahil lang sa talong. Ito oh. Dalawang ano to? Dalawang lupa ito. Magkatabi kasi at meron siyang source of water yung isa. So bali dito dalawa yung source of water ko dito kasi ang importante kapag nagtanim ka ng talong, kailangan meron ka ding source of water kasi ang buhay ng talong yung tubig, spray at saka abono. Yun kaya ang kagandahan o tignan niyo dito, ang daming bulaklak. Sobra, grabe. Grabe. Ito yung pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Dito man ni para agtumban. Oh, nagtumba mo 'to. Ayan, oh, meron pang mga malalaki dito. Ito. Ayan. Tingnan niyo ang calyx niya, napakaganda yung calyx niya, green na green. Ito yung desired na calyx. Ibig sabihin healthy yung puno ng talong kapag ganito yung calyx niya. Baka nalipatan na yung tulbag. Di ba kataan, pre? Ado pa ito yung mga lan. Baka handa pinalpas ito. Ang pinalpas ito yan. Hana, da trabaho na. Ay, da trabaho na. So, ang anak, umay. Ano, nagtumbadan. Nagtumbadan. Hooray! Aman, umay ka na, ni Mangidman? Umay? Nasabat ko karo tatay, tapay hanggang umay ko na, umay, aman ko na naman. Kumapiwan na ako ng mga. Ado, pwede bangin na kayong na? Ado? Walang sir, tinalamin lang kami, hindi kang malita na kita na po. Ah? Ado pa lang ito, pero ako. Ado? Ito oh, green calyx talaga. Mga kaagri. Ayan oh. Green calyx. Talagang maganda siya. Talagang okay na okay yung kanyang calyx. Dapat ko tinay kayo? Paya.
Sana makaano na tayo ngayon, makarami tayo ngayon ng pitas, no? Ito pala yung gusto kong i-discuss din sa susunod na vlog ko, mga ka-agri. Ito oh, nakikita nyo ito. Matagal ko nang dinidiscover kung anong solusyon nito, ano? Makaka-agri kung alam ninyo yung sagot. Iba-vlog natin ito sa susunod na video natin, ano? Tignan natin kung results nga tayo, mga ka-agri, kung ano bang dahilan. Anong dahilan kung bakit may mga ganitong klase. Ano kayang problema? Abono? Yung spray? Insecticide kaya? Ang problema dito? Kung titignan mo kasi, ito. Mahirap talagang ano. Mahirap i-control ito. Marami pa rin. At ito, nagpo-pull siya sa RR kasi kapag binenta mo na sa Balintawak, ito nagiging RR. Oo. So, bukas o sa susunod na vlog natin, kung makakapag-live lang sana ako, ilalive ko sana ito para ano, gusto ko ring mag-comment yung mga kasama natin, yung mga katalong natin. Okay, so hanggang dyan lang muna tayo. So, again mga katalong, hinihiling ko pa rin na mag-subscribe tayo sa Talong Philippines, sa Talong Magtatalong Pinoy. Ito yung aking official YouTube account para sa mga update ng at update ng pagtatanim ng talong, mga ka-agri. Salamat!